wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Good morning, good afternoon, and good evening, and welcome to my channel! Ayan, nagbablog ako ngayon kasi napakarami kong video na hindi pa na-upload. So, pagsama-samahan ko na lang siya dito sa loob ng video na ito para naman ma-update ko kayo ng mga nangyari sa akin sa loob ng 2 weeks na hindi ako nakapag-upload. Pero bago ko simulan ang aking pag-video, gusto ko muna i-congratulate si Sis Melody Borja na nanalo ng 500 pesos doon sa aking surprise question sa aking nakaraang video. Sa mga hindi po nakakaalam, kung tinapos ninyo yung video ko noong pumunta ako sa Christmas party ni James, mayroon akong surprise question sa dulo ng video na yon. Kaya po, sa mga hindi nanonood ang buo na aking video, please panoorin ninyo kasi hindi nyo alam, baka mayroon akong questions na naman. For today's video, gusto ko i-share sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko para mabalance yung aking buhay bilang nanay, bilang asawa, bilang empleyado, bilang anak, lahat-lahat na. Grabe, ang bilis ka magsalita kasi kulang ako sa oras kung pwede nga lang magkaroon ako ng 25 hours a day. So ano nga ba ang ginawa ko sa loob ng 2 weeks na hindi ako nakapag-vlog? So yun na nga, nagtrabaho na nga ako simula pa noong November 26. Hey guys, ayan yung office ko sa likod. Sa mga nagtatanong po ano yung trabaho ko, nagtatrabaho po ako bilang accounting staff. Ayan, sobrang happy ko talaga kasi nga wala akong masyadong experience dito sa Canada. Hindi ako nakapag-aral pero yung company na pinapasukan ko ngayon ay sobrang ganda niya. Thousands of employees sila sa loob ng Canada at saka ng US. At saka yung benefits ko ay hindi naman sa pag-ano, medyo mas maganda yung benefits ko compared sa asawa ko. Kaya hindi ko matanggihan yung work na offer sa akin. Dahil nasa head office ako nagtatrabaho, talagang sobrang kailangan maging professional ka doon sa work. So, on my first few days talagang sobrang naghanda talaga ako ng aking mga isusuot na damit. Nagpaayos din ako ng ipin ko. I mean, hindi braces ha. Nagpalinis ako ng ipin ko kasi syempre gusto ko talaga na pagdating ko doon ay sobrang presentable ako. Ayun. Pa, nagpunta kami sa daycare. Naghanap kami ng daycare na pwedeng pasukan ni baby kasi sa ngayon nag-aalaga sa kanya yung nanay ko at saka yung kapatid ko. Pero sa February, uuwi yung kapatid ko. Kaya kailangan namin ng magbabantay kay baby. So yung daycare center, meron siyang mga activities for 1-year-old. And may mga teacher talaga siya. So maganda siya. Parang ano talaga, parang nag-aaral talaga si baby. So... daycare, pero magiging sulit na rin kasi yun nga, maraming matutuntunan si baby at saka talagang isa siya sa pinakakilalang daycare center dito sa Canada. Bago kayo papatuloy ang video na ito, gusto ko munang sabihin sa inyo na mayroon akong dalawang nakatagong questions dito sa video na ito at kailangan ay masagutin niyo pareho sila para manalo kayo ng 1,000 pesos. Ang una makasagot ng tama na walang edit ay mananalo ng 1,000 pesos. So, kailangan panoorin ninyo ang video kasi ilalagay ko siya hidden question sa gitna. Nagtatrabaho ko ng 9 to 5 pero pagdating talaga ng bahay, binubuhos ko talaga yung oras ko kay Tracy. So, ayempre, pinapadede ko siya kasi buong araw siya hindi nakadede sa akin. Tapos, ang ginagawa ko pa, talagang naglalaro kaming dalawa as in, panting time talaga kami. Si nanay kasi mabang kasing kiliti, inay! Masyadong ganang kiliti. So, grabe tong kiliti tong batang to. Galit na galit. Hindi ko man lang malinis, hindi ko man lang magupitan yung kuko. Hinihintay ka pang maturo bago gupitan ng kuko. Grabe yung kiliti niya, Nanay, nakikiliti si baby. Kapag weekend naman, nag-i-spend time ako kay nanay, yung buhok niya kasi sobrang maputi na yung ano yung puno niya. So, kinulayan ko yung buhok ni nanay. Tapos, yung kapatid ko rin, nag-i-spend time din ako sa kanya.
Kapag weekend naman, family time, kasama si Tracy, kasama si James. So, nung nakarang weekend, pumunta kami sa isang mall, tapos dinala namin si baby kasi gusto namin na experience niya yung pagpipicture kasama si Santa. Pero, sobrang tawa kami ng tawa kasi takot na takot siya kay Santa. She's cleaning up your life. No. You want to sit down? Oh, how about it? Yeah. Thanks, Santa. Come over. And here's the surprise question number one. Pang ilang empleyado si James doon sa company niya? Clue, makikita niyo ang sagot sa tanong na ito doon sa video nung nakaraan noong umattend ako ng kanyang Christmas party. Saturday, December 8. Inaya ako ni James sa loob kasi sabi niya sa akin, dito daw niya gustong bumili ng Christmas gift para sa kanya. Ayun. So, sa hindi nakakaalam, yung asawa ko mahilig siya maglaro ng mga computer games. So, itong store na ito, bilihan siya ng mga computer games. Ayan. Wala siyang masyadong hilig sa buhay. Computer games lang. Ganun. At saka hindi siya masyadong mahal. So, tingnan natin kung ano yung gusto niya. Saan na kaya yun? Saan na kaya siya? Oh, here he is. Hey, love. Where's the thing that you want me to buy for you? That one. Oh. Ayan. That's it? Hey, love, that's it? There's one more. It's over here. Oh, yung parang bata. That one? That. Parang bata. So, today's December 8. Sabi kasi new release. Alam ko, meron dito sa likod niya eh. So, December 7. So, kahapon lang lumabas. So, do they have this now? No? Yeah, it's available now. So, but you might want to wait for it to see if it goes down in price. So, can I buy it now? Well, I'm standing right here. What do you mean you're standing right there? Christmas surprise. He said, well, isn't it sabi niya? Sabi niya. Gusto daw niyang ma-surprise sa Christmas. Kung ano yung gift gusto kanya. Eh, paano masasurprise if humingin na siya ng gusto niya? Parang baliw to asawa ko. So, this one. And this one. Okay. I guess I have to come back here by myself then. Yeah. So I can surprise you. That's right. So you can surprise me. Christmas gift. ako wala pa akong sinasabi sa kanya. Wala lang, tradisyon lang namin dalawa na magbigay ng gift sa isa't isa. Parang ewan lang kaming dalawa. Let's go now, love. I'll come back here later. Come back here later to buy his gift. Now it's time for question number 2. Ano ang aking trabaho ngayon?
Ayan. Pakilagay lamang ang inyong sagot sa comment section. Kailangan mayroon kayong question number 1 answer at mayroon kayong sagot din sa number 2 at bawal ang edited version. Ayan. Kung sino una makasagot ay mananalo again ng 1,000 pesos. So, good luck everyone! Guys, yung ginagawa ko para mabalanse ang lahat. So, wala na akong time ngayon sa mga chismis, wala na akong time sa social media, wala na akong time sa messenger. Paminsan-minsan na lang ako kasi talagang inuuna ko kung ano yung dapat unahin. At yun nga ay ang aking pamilya. Ayan, kung napapansin din ninyo, hindi ako masyadong sumasagot sa YouTube sa ngayon. Dahil talagang wala na akong oras pagdating ko ng bahay, talagang inuuna ko si Tracy, inuuna ko yung pagluluto, inuuna ko yung pamilya ko. Ayan na! So, binabalanse ko ang lahat. Hanggang dito lang guys ang video na ito at good luck doon sa mga sasali sa aking surprise question. For more surprise questions, please subscribe to my channel and hit na rin ninyo ang notification bell para kayo ay updated sa aking upload. Kita-kits ulit tayo sa susunod kong video. Salamat! Merry Christmas and Happy New Year sa lahat! Mwah! Bye! More wealth and happiness to you all!